lihat komunitas pernah. Udah boleh mau VIP ya. Saya sudah begitu. Kata turunnya karena saya mengatakan bahwa upang menerapin anu dari sana di Pinewon saat ibu hai bila di lautnya upang apa yang akan saya salikan. At ang pangalan namin sa gabi nito ay hindi po siya famous, hindi po siya well known. Kaya po pinamagatan ko po, Amos should be famous. Sino po ang nakakilala sa mga tao famous dito sa mundo? Sino po yung mga famous po nakilala po natin? Bibiyan daw. Siya po ay famous. Sa mga nakakalimot po, sasabihin po na Bibiyan. The son of a dictator. Yun po yung sinasabi nila. So, famous sa kanila, pero iba po yung hindi po siya maganda. Ang kahulugan ng famous. Marami din po mga singers na famous. Sa larangan po ng awit, marami po tayo kakilala ng famous singers. Ano po? Famous worship leaders. Sino po ang kakilala po natin? Amen? Minsan, sinasabi natin, yung mga napapanood po natin sa TV, si Don Bowen, famous siya. Si Darling Sheik, famous siya. A worship leader, a worship pastor ng Hillsong, Australia. Famous po sila dahil sa larangan na kung saan sila ay merong kakayanan o meron silang angking talino o meron silang gift upang ganapin kung ano yung ginagawa nila. Sila po ay famous, napaka-popular. Pero ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay si Prophet Amos, na kung saan he is the considered as a minor prophet, na kung saan kung pagbasahin po natin ang Biblia, siguro po hindi po natin papansinin na basahin. O para pagkatapos po ng Book of Joel na yung pagkita natin Amos, ano kaya ito? Pero po, meron po idea kung saan itong propeta nito ay napaka-famous. At ito po yung ating pag-aaralan sa amin ito. Amen po. Sino po yung maging famous dito sa ating kalimitan? Famous po sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hindi po yung famous na ikaw ay sikat, ikaw ay magaling, kundi ikaw ay tinawag ng Diyos upang siya ay sambahin mo. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa ating kapwa ay maihahalin tulad po natin na ikaw ay famous sa harapan ng Diyos sapagkat sinasabi po ng Biblia na lahat ng tinawag ng Diyos ay meron na akibat na gagawin o ginagawa. Ano po ito? Madalas, palasak na narinig po natin ang Great Commission na kung saan para hindi lang po para sa mga Bible ministry kundi lahat po ng kumilala at tumawag sa ating Diyos nagbigay ng kanyang pag-ibig sa akin na siyang suka at kaligtas po natin. Amen po. Tayo po manalangin. Hallelujah. Salamat po nga sa gabing ito Diyos na kami ang Panginoon ay meron na oras na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Salamat po Panginoon na kayo ang siyang pumili sa amin ng Diyos sa aming pag-aaral sa gabing ito. Alam po namin na kayo ang siyang gagabay sa bago sa amin. Salamat po nga sa buhay na walang hanggan na patuloy na nagkakalubo sa amin. Salamat sa kalakasan
na aming tinatamasa sa oras na ito. Lord, handa mo ang aming puso upang ang salita mo, Diyos, na aming mapapakinggan tayo ay maging kapakipakinabang sa aming Diyos. Salamat po, Ama. Ibinababa po namin ang iyong sarili upang tayo ay siyang malaya. Kumilos, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu at siyang dakilang tagapagturo po sa bawat isa sa amin. Lord, ang salita mo na aming matutumayan sa aming ito, Panginoon, alam po namin na ito, Panginoon, ay nasusulat, subalit nais mo na aming pag-aralan sa gabi ito, Panginoon, ang aklat ng Emos na kung saan ito ang tao na ginamit mo upang ipahayag, Panginoon, kung ano ang tayo mo sa mga anak. Tinawag mo sa Bansa ng Israel, Panginoon, at maging kami, O Diyos, sa gabi ito ay gagamitin mo pa rin, Panginoon, ang salitang ito na kami, Panginoon, ay maging famous din, Panginoon, sa larangan ng pagkatawag sa ng bawat sa amin. Sa iyong masagana mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ang bawat isa. Patuloy, Diyos, na malayang ang tumilo sa aming kalagitnaan. Sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan mo ng San Jesus. Amen and amen. Inuulit ko po, sino po ang nais dito na maging famous? O sino po yung ayaw na maging famous? Hello? Bibigyan ko po kayo ng background dito sa Book of Amos na kung saan sa ang central idea po nito ay God put His people on the same level to judge the surroundings, nations to preserve wherein God righteousness and mercy displayed. And God expects the same purity for them all. Ibig sabihin po nito, ito po ang aklat ng propetang Amos na kung saan ito po yung idea na kung saan merong tinawag ng Diyos. Ordinaryong tao upang ipahayag ang kanyang salita. Na kung saan, kapag narinig po natin yung judgment, ano po yung pumapasok sa isipan natin? When it comes to judgment, sasabihin natin, siguro masanay nyo ito. Siguro ito ay judge. Siyempre naman, kung pagka sinabi po siya ay nagbibigyan ng hato, alam po natin na meron siyang kapangyarihan. Si Amos po ay isang a shipbuilder from Tekoa in the city of Judah. It was he whom God called to go to Israel and prophesied them against the message na kung saan ito po ay may mga nangyayari sa bansang Israel. Ang tao ito, si Amos, tingnan po natin yung buhay niya. He is a merely ship reader. So, tagapagalaga na tupa. Wala siyang formal na theological background. At siya po ay farmer. Kagaya po binasa po natin kanina na siya ay fruit picker lamang siya ng sycamore. Ito po yung fig tree. At dito po, makikita po natin si Prophet Amos ay yung mensahe po niya, imagine po natin kung ikaw ay napapahayag ng balita sa isang lugar, sa isang hari. Gaya po yung binasa natin kanina na darating na yung pag-uhusga ng Diyos. Alam po natin na si Amos ay ito po yung naging target ng hatred dahil sa mga sinasabi po niya kasi titingnan po natin ang buhay niya kapag kami nagsalita po sa atin patungkol sa pag-uho o sinabihan po nila tayo ano po yung pumapasok sa isipan po natin. Hello? Maaari po sasabihin po natin, sino siya? Who you? Maaari po
ninyo. Subalit, sa panahon ni Amos na kung saan siya ay ordinary, he became an extraordinary because God called him. Maaari po sa atin, maaari po sasabihin natin, ako lang ay isang sa drivers, ako lang ay isang housewife, o ako lang ay isang alias na maybe salesman or a shepherd, businessman na kung saan meron maliit na negosyo. Maaari po sasabihin po natin, it is one of our excuses na kung saan kapag kasi namin, bro, sister, brother, kaya mo na mag-handle na tayo sa amin. Patako. Talaga ako nila ako. Bago na ako. Hindi ko pa alam. Yun po yung mga excuses natin. Maging ako po, nung bago ako mananampalataya, kapag ka nag-umpisa na po yung service, nakayo po na po ako at unti-unti umatras. Kasi alam po, itutuwa ka nila ako na mag-open yung prayer. E takot na takot ako. Hindi ko pa alam kung ano gagawin ko. Minsan ganun yung excuses po natin. Totoo hindi. Totoo po, ano po. Andun yung kaba mo. Andun yung takot mo na maaaring ikaw ay magtawanan, magpumalik ang iyong way na pananalangin. Ganun po yung attitude po nun. And then pangalawa, kapag kayo nandun na yung tayo na habang nag-preach yung pastor at ginawa ng example, ayun na naman. At ako, attendees na ako. Minsan ganun po ang alibay ko. Ito po yung mga excuses na sinasabi ng mga Kristiyano. O bago mananampalataya, pero Amos, obey God. Obey the command of God. The powerful voice of God. Same as kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, sa atin, sigurado hindi ko namin maihintihan. Totoo po ito. Kapag tinawag ka ng Diyos na ikaw yung tinawag niya, isang gawain, hindi yung maihintihan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos na minsan ito yung minamalik po natin na kapag ang pinakakilan ko dito ay obedience. Kapag sumunod ka sa utos ng ating Panginoon, tiyak, ikaw ay magiging famous. Kagaya po ni Prophet Amos. May mga bagay na kung saan may mga traits na kung saan dapat natin matutunan o possess upang sa gayon ay maging famous po tayo. Hindi po famous na kung saan ikaw ay tumitingala. Hindi po famous na kung saan ikaw ay pinapalakpakan, kundi ikaw ay famous sa harapan ng Diyos. Yung ginagawa po natin, yung pagbabahagi po natin, yung maliit na bahagi sa gawa ng Panginoon, isa na po yan yung ministry po natin. Kaya po, kapag ka tayo ay ginawag ng Diyos, dapat sumunod po tayo. Balikan po natin si Amos. Kung mag-umpisa po tayo sa verse 1 sa chapter 7, sabi po niya dito, this is what the Lord, Sovereign Lord, showed me. He was prepared to swarm locusts
after the king share means and had been harvested and judged as the second crop was coming up. Ito po yung prophesy ni Amos sa bansa ng Israel na kung saan sinabi po niya na ito ay magkakaroon ng peste. Pero kasi Prophet Amos po ay nangalangin, nakipag-bargain po siya sa ating Panginoon at hindi po ito nangyari. Pero po doon po sa verse 7, sa chapter 7, sa verse 10 po na binasa po natin kanina, doon pinapahayag ni Prophet Amos yung mangyayari sa bansa ng Israel. Ay ano po nangyari? Sinabihan po siya ni Amaziah, the priest, Bethel, na kung saan siya po yung tanyang po, siya po yung pare, siya po yung nagsasalita, siya po yung tinatawag ng hari upang siya sanggulin kung ano ang nais niyang mangyari. Kaya po, ito po yung napaka-ordinaryo partner at magsasabi, magsasalita sa kalagitnaan ng mga Hudyo, ng mga Israelites. At sasabihin po niya kung ano yung mangyayari. Siya po ay ibinilang na siya ay na perpetrator siya na magkakaroon ng mag-aaklas sa bansa nito. Sa atin po, sa ating bansa, yung nangyari po ng pagpapalit ng mga rank sa AFP, kung babasahin po natin, kung natitingnan po natin sa social media, ay naroon po yung mga sinasabi doon na merong pinaklang kudeta para pabagsakin ang Rene Marcos. Ganun po yung nangyayari. So si Amos, noong nag-prophesy siya sa bansang Israel, at sinabi po ni Amaziah, itong tao ito ay nag-uumpisa ng mag-aklas, siya ay namumulong. Sinumbong siya kay King Jeroboam II, kung saan siya po yung hari. Mantakin niyo po, kung ikaw, na ordinaryong tao, nagsalita, sasabihin sa'yo, susumbong ka sa hari, ito yung kanilang pinunod. Nagpapala ng mga klas. Ano po kaya kung gagawin po natin? Dito po natin malalaman kung ano po yung traits, kung ano ang naka-emos na kung saan na dapat din na ito yung mapa sa atin. Number one po, he has the confidence in God's word. Amos 10:7-16. Masayang ulit, the Messiah, the priest, and the Bethel sent a message to her boss, King of Israel. Amos is raising conspiracy against you. So nagsumbong yung pari sa hari. At doon po sa verse 10, sa verse 11, sabi po niya, nung pinipigilan siya ng salita, ang sabi po ni Amos, Jeroboam will die by sword and Israel will surely go into exile away from the living land. Ano po ang ginawa ni Amaziah? Amos. Hinihilang po siya. Sinabihan siya, huwag dito. Hindi mo teritoryo ito. Ito ay teritoryo namin.
dito na sa dito kami sumasamba. Madalas po, na kapag tayo ay inuyak, o kapag tayo ay pinihilan, may ipahayag ang salita ng Diyos. Tayo po ba ay mananahin at dala? Do we have the confidence in God's word? Kagaya ni Amos, na hindi siya napigilan. Lalo pa siya nagkaroon ng katapalan upang ipahayag kung ano ang mangyayari sa bansang Israel. Bakit kaya na hindi siya napigilan? Sa previous chapter po, sa chapter 1, si Prophet Amos po ay meron ugnayan sa ating Panginoon. Yung vision pinapakita sa kanya na mangyayari sa bansang Israel, sa Juda, at siya ay nakikipag-bargaining. Hindi po natutuloy yung buod ng Diyos sa mga Israelites. Bakit kaya? Kung ikaw, na ordinaryong tao, na kapag ka meron binabawag batas sa iyong lugar at ikaw ay tatayo, sasabihin mo, hindi pwede, dapat ganito. Naalala ko yung siyempre yung nakakakilala kay yung nagbibibay na congressman, Governor Busita. Sino may nakakakilala sa kanya? Sino may nakakabasa sa kanya? Hello? Hindi niya po kilala? Siya po yung one rider na representative na kung saan siya yung tumutulog sa mga motorcycle rider na kung saan sila po yung mga drivers ay umuwi sa Manila na kung minsan sila ay dinadatasan. Siya ay nagpamagitan. Hindi niya, ako po ay natutuwa sa ginagawa po niya sa pagtulong sa mga motorista na kung saan sila ay biktima ng muling, maling panguhuli ng mga NMDA o mga traffic enforcer. Ako rin po ay naging biktima na rin yan. Kapag punta ko ng Maynila, sigurado, pinapara po ako ng traffic enforcer. Bakit po binabanggit si Colonel Busita? Siya po yung natin tagapamagitan na sa halip nagagastos yung tao, yung driver, pobreng driver ng 15,000 dahil sa maling pangunguli. Nilalakad po niya. Mali ang iyong ginagawa. Tawagan mo ang iyong hepe. Kausapin mo. So habang pinapanood po, hindi po niya ginagamit yung kapangyarihan niya, kundi yung batas na alam niya, ay sabi niya, hindi ko siya kilala. Hindi niya ako kilala, hindi rin niya ako kilala. Pero, yung ginagawa ng tao ay pang-aapi sa mga pobreng driver. Siya po yung nagpapakitan at lalo po yung pagpulot. Kaya po siya po famous ngayon sa mga riders sa Manila. Umaabot po hanggang kung Mindanao yung pagtulong niya. Bakit po ko binabanggit ito? He is famous. Dati, siya yung kinasuhan, hindi siya makagalaw. Dahil sa pangingialam niya sa pangunguli, siya ay pinasuhan. Ngayon, meron siya, nandun na siya sa estado na kung saan, meron na siya kapangyarihan. Ganun din po sa atin, bilang Kristiyano. Nung tinawag tayo ng ating Panginoon, meron tayong kapangyarihan na ipahayag ang mabuting balita. Amen.
Hello? Amen. Do we have the confidence in God's word? Ang tanong, paano? Meron pa na pa tayong confident? Confident ba tayo sa salita ng Diyos? Na kapag ka sinabi, sige nga, sabihin mo nga sa amin kung paano tumanggap sa Panginoong Jesus. Sige nga, ibahagi mo nga sa amin kung ano ang kaligtasan. Meron ba tayong confident na ito'y ipapahagi, ipapahayag? Kung wala mo, it's about time. Pag-aral ko tayo. Salita ng Diyos. Dahil si Prophet Amos po ay meron siyang confident in the Word of God. Dapat din tayo, kung pwede rin po tayo, maging confident sa Word of God kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Hello? Marami na pong kaparaanan upang tayo ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Kung dati-dati po, nung kami, ay doon sa Bible school po, doon naghahanap yung subject po namin yung Old Testament survey. Talagang babasahin mo yung Biblia. At takot-takot na concordance ang hahaputin mo para pag-aralan nila. Ngayon, isang click mo na lang sa Google. Ando na. Napakadali. So, hindi po natin may kakaila o hindi natin pwede itahilan ay hindi ako marunong. Nasa atin po. Kung tayo po ay ginawa ng Diyos, kung tayo ay willing to obey God's command, ay maaari po tayo maging fellows. Kung tayo ay confident in God's word. 1 Peter 4:11. Sabi po nito, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very word of God. Kapag kasi nasabi po natin ang salita ng Diyos, dapat daw po ay makita natin na ito'y ginagawa. Gaya po na napapanood po natin, ano ba yung lagi natin kanina? Talk. Walk the talk. Hindi po ba? In Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sa ang salita po ng Diyos ay hindi po mawawalan ng mga halaga. Mawawala lahat ng awit inamin ni Don Noel, heaven will pass, heaven and earth will fade, but your word still remain. So dapat po yung sinasabi ni Matthew, heaven and earth, ito pa yung sinabi ng ating Panginoon Jesus. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So, if we have the confidence in God's word, tayo po ay gagamitin ng Diyos. We will become famous. We have the grace of Amos have na siya po ay meron siyang confident sa salita ng Diyos. Dapat din po tayo bilang tinawag ng Diyos. We should have the confident in God's word. Amen? Pangalawa po, Amos have the courage to speak God's word. Sa verse 15 to 16, priest Amaziah tried to silence Amos or threaten him. Siya ay gusto siyang patahimikin at siya ay tinakot. And he was considered as a public nuisance. Ano ba yung sabihin ng public nuisance? Ano po?
sa salitang nato. Pasaway. Nagmamalitis na to. Pasaway. Nag-iingay. Yun po yung accusation ng priest sa Maseya kay Prophet Amos. Puro ingay lang yan. But Amos still prophesied in the kingdom, in the northern kingdom of Israel. Hindi po siya napatingan. Siguro po sa atin, naalala ko ba yung ating isang kapatid namin sa nung ako ay nasa Saudi Arabia. Ang sabi sa kanya, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Jesus sa mga lokal ng Saudi. Yun po yung sinabi sa kanya. Itigo mo ang iyong bibig. Pero pinawaman niya. Meron siyang tarif. Kapag kalaro ng nundin, bago pa lang po ako nun, kapag katapos na po yung worship service natin sa gabi, ng Biyernes, mga alas 10 na ng gabi, ang takbuhan po namin ay yung gasolinahan. Nandun po yung tindahan na ice cream. Dito po, sample ng takbuhan, itin, magdo, doon po, gasolinahan. Ano yun? Yung ice cream. So habang bumibili ng ice cream, pinapanood po namin kung paano na i-share yung salvation. Within 15 minutes, ako siya. He has the courage to speak God's word. Kasi po, yun po yung nais ng Diyos sa atin. Pray, commandment ng Panginoon. Pwede po natin magawa if we have the courage to speak the word. Minsan po, tayo ay natekrete na mag-anahimik na lang. Maaaring sasabihin nila tayo, kung ibabahal ang papayag mo ang kaligtasan ng papayag mo ng iyong Panginoon na si Jesus, ay tanggal ka sa trabaho. Ano kaya nalagawin po natin? Nalala ko, nung kumukuha ko ako ng license, driver's license dito, ang sabi sa akin po, may ari ng kotse na tao. Sabi ko niya, are you Christian? Nung tinanong niya po, sabi ko, yes. Oh, you have a lot of gods. You have 3 gods. Sabi ko lang po, no, 4. They have 4 gods. Ano po yung binabanggit niya doon? Si Maria. Ama, anak, at Espiritu Santo. Yun po yung sinabi sa akin, nagtaka ako. Bakit alam niya? Sabi niya, you have the last of God. Sabi ko, no, I have only one God. Tapos nung tinanong, sino? Who? Sabi ko, Jesus. No, my friend, he is not God. Habang nagtatalo ko kami, ay hawak mo, kinukuha niya yung ballpen sa balikat niya. Mind you,
Maraming beses na pa ako bumagsak sa driving. That time na habang tatalo kami about Jesus Christ. Nung nakita ko na pupunutin niya yung tatlong ballpen na sa balikan niya. Red, blue, tsaka green. Kapag ka red at binunod, sigurado bagsak ka. So habang nung ano, nakatingin ako habang nag-discuss kami about Jesus. Yung pulis na makukuha na. Ang ginawa ko na ngayon ko, nag-pray ako sa isipan ko, sabi ko, Lord, sana blue ang bunutin niya. Pag bunot niya blue, sabi niya, tomorrow you will take your license. Tapos sabi ng tawa, I want to talk to you about your God. Sabi ko naman, anytime. Malakas na loob ko kasi pasado na ako sa ano. Sa driving. Bakit tinatawa niya ako? Bakit hindi ako mapapakita? Ano po yung in-emphasize ko dito? If we have the courage to speak God's word, yung favor ko ay binibigay ko na ito sa atin. Kaya kung huwag ko tayo matakot, gayahin mo natin si Prophet Amos na kung saan siya ay may courage to speak the word of God. In Acts 4:20, dito po si Peter and John respect to command to stop preaching Jesus. Ang sabi po nila, ayon po sa nabasa po sa isang commentary, noon lang po si Peter and John sa cemetery, nandun din po si Saul. Yung tinatawag na Paul. He was a member of the Sanhedrin to cast votes against Christian. Nandun po si Saul, nandun po si Apostle Pablo nung panahon na yun na sila yung pinigilan, sinabihan sila sa Sanhedrin, do not preach Jesus. Mind you, si Saul, na kung saan siya ang persecutor. Numero uno persecutor ng mga Kristiyano noong araw. Hindi pa po siya tinatawag ng Diyos. Hindi pa po siya na-convert as Paul. He is a member of the Sanhedrin. So, nandun din siya. Doon pa nakapalak muna sila, silang tatlo. Nandun si Saul, nandun siya upang magbigay ng boto. Kasi pinapubutuhan o pinag-usapan sa salakayan ba natin sila. Ito po yung nangyayari sa Sanhedrin. At sinabihan, ang sabi ko ni Apostle Luke sa Acts 4:20, Peter and God was responded to stop to command, the command to stop preaching Jesus. Ang sabi ko nila, for we cannot help speaking about what we had seen and heard. So, kung ano yung nakita namin at narinig, ibabahagi ko namin. Ibabahagi namin. Ganun ka tapang si Peter at John. Ano kaya nagtutula sa kanya na ganun sila katapang? Ano po sa palagay ko namin? Ano ang nagtutula sa kanila na mayroong katapangan na ibahagi ang Jesus nito? They have the inner compulsion of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa atin ang banal na Espiritu, meron tayong lakas, meron tayong courage na ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po tayo matakot. Yun po ang nais ko sa atin ngayon. The
we have the bias to speak God's word. At ito po, dito po tayo magiging famous sa harapan ng Diyos. Hindi lang tayo famous sa harapan ng tao. In the sight of God, we are famous. Just like Prophet Amos. Amen? Sinabi po, if sa Acts 1:8, you shall be my witnesses in Jerusalem. So, meron po sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Kapag itusan ka ng iyong pinuno o commander, pumunta ka doon. Sasamahan kita. Hindi pa ba tayo susunod? Na alam natin na meron tayong kasama. Lagi ko po sinasabi sa mga kapatid na umalis sa isang lugar na sila ay nagmi-ministeryo. Lagi ko po binitaw sa pagnaasan ka na yung pupuntahan mo na lugar, inihanda na ng Diyos kung ano ang iyong magiging ministeryo. Bakit? Kasi kung lagi mo na sinasabi nila, tapos na ako dito sa lugar nito. Nilipat na ako ng Panginoon. Ganun din po ang pangako sa atin, Panginoon. You shall be my witnesses. At sabi ko niya, I will be with you to prove the end. Pangako po ng Diyos yun. Ang Diyos po ang nanalo. Hindi pa ba tayo nakakaroon ng aras ng loob? Hello? Nais po ba natin magamit ang ating Panginoon? Do you want to be famous in the sight of God? Number 3. Amos has the candor to speak God's word as to me. Candor means from the word candy. Ano po yung sinapag-ibig sabihin ng candy? Ano po? Ito po ba ay prangka? Kasi ho, dahil may masaktan sa sabi niya kung ano totoo. Why hindi ko sabihin lang. Thunder to speak God's word as living. So, verse 17 po, masahin po natin. Amos your wife shall be a harlot in the city, and your sons and daughters shall be
shall call by sword. Hindi kaya siya natalo yung sinabi niya sinabi ng Dita. Minsan po tayo para hindi masaktan ang ating kapatid ay sugar-coated yung sinasabi niya. Totoo rin eh. Sometimes we water down the gospel for the fear of offending people. Minsan ginagawa ko na yan. Knowingly or unknowingly. Intentional or unintentional. Dahil po, hindi po natin gusto na masaktan kung meron tayong mga kaibigan na hindi sila nanampalataya. Hindi naman sila po sa punto na sasabihin po natin, ah, pag hindi mo tinanggap si Kristo, pupunta ka sa impyerno. Hindi naman po gano'n. With love. If we have the candor to speak God's word, kagaya the prophet Amos, he didn't speak in general, but he speak specifically. Dapat ganun daw po ang isang Kristiyano. Kapag ka kulang, puti, itim, hindi po siya puti para lang mapagbigyan yung kausap natin. Dapat ano ang nireveal ng Panginoon na sasabihin natin, sabihin mo natin. Gaya po, the prophet Amos, na kung saan yung message na binigay sa kanya ng Panginoon, yun din ang ibinahagi niya. Kung meron po sa atin, pinapasabi po ng Panginoon, sa ating kapatid, huwag po tayo matakot na sabihin. Naalala ko po ang isang kapatid natin. Ipinakita sa atin ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng maluhang sakit. Ang sabi sa atin ng Panginoon, sabihin mo, alam niyo po ang mga ano ginawa ko? Hindi ko sinabi. Yung kapatid, dumanas siya. Yung klase sakit. Kung saan, ay hirap-hirap siya. Naiyak din po ako nung mangyari. Kasi hindi ko sinabi kung ano yung sinasabi ng mga ito. Napakalilaw po na sinabi sa atin, yung vision po na pinakita po sa atin. Hindi po ako gumagawa ng istorya. Totoo mangyari po. Bakit kaya? Eh, hindi ko sinabi. Ano ang nagiging hadlang? Minsan, sa isang Kristiyano. Number one. Bakit kumasal? Itong kapag na ito ay nasa kanya. Hindi po physical. Behind my back, may sinasabi siya. Yun po yung naging dahilan nung pinakita ko sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, magkakaroon siya sa akin na ito para mag-ingat. Hindi ko po sinabi. Nag-guilty rin po ako nung nangyari ko sa ating pati. Hindi ko na po babagitin ang mga. Bakit nangyari? Maari na mapaalalahanan ko ang pag-event kung sinabi ko. Minsan, bilang Christian, dumarapan po tayo sa ganun na minsan kapag tayo ay nasaktan, merong binabahagi sa atin ng Panginoon. Sabihin natin sa ating kapatid. Hindi po natin sinasabi. Bakit? Meron po tayo? Dahil sinatanta? Dahil siniraan ka? Pero sinasabi po ng Diyo.
mensahe na dapat natin sabihin sa ating mga kapatid. Na kung ito ay magiging bunga o sangin ng kapahamakan niya, huwag daw tayo takot. Huwag daw tayo matakot ng friendship natin na nasira. Kung ang isang kapatid naman ay mapapahama, dapat sabihin natin ang Jesus. We should have a candle or a candle to speak to God's word. Saan mo tayo pumunta? Kung may nang nais ng Diyos sa atin na meron pinapakita sa atin, sabihin natin. Hindi ko po sinasabi ito dahil ako naranasan ko yung ganito. Subalit, hindi ko po nagawa yung pinapasabi sa akin. Bakit? Wala akong lakas ng loob. At ako ay nasaktan. Kaya po yun po yung naging dahilan. Pero maaari po tayo maging kagaya ng Prophet Amos to speak the truth. Basta tayo meron confident in God's word. Alam po natin kung ano yung binabahagi po natin. Pangalawa, we have the courage to speak. And we should tell the truth. Sa loob na pasaktan siya. Kung tapahakan na natin yung tayo, sabihin ko na lang. Si Prophet Amos, tinakot siya, pero hindi ko siya nakatina. He still proclaimed, he still prophesied what will happen to the northern part of Israel. Kung saan, sila po ay dadanas ng kapighatian, dadanas ng sakuna. Kung meron pinabahagi ito, pinapayag sa atin, ang ating Panginoon, may